Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang The Pretending Prince. Sa bansang Saudi Arabia, doon ay naninirahan ang prinsipeng nagngangalang Carlos. At dahil sa taglay niya ang kayamanan, ay nagagawa niyang bilhin ang anumang bagay na gustuhin niya dahil sa limpak-limpak na salapi na pagmamay-ari niya. Pero kahit nakukuha ni Carlos ang lahat ng gusto niya, ay masasabi pa rin talaga niya sa kanyang sarili na para bang may kulang pa nga rin sa kanya. Kung sino-sino nga kasing magagandang babae ang pinapakilala sa kanya ng kanyang ama na ginugusto rin naman ni Carlos sapagkat gusto niyang magkaroon ng babaeng mamahalin siya at makakasama niya sa panghabang buhay. Subalit habang tumatagal nga ang kanilang pagsasama ng mga babaeng iyon, ay nalalaman ni Carlos na kayamanan lamang din niya ang gusto ng mga ito dahil kung ano-ano nga ang pinapabilis sa kanya ng mga ito. Kaya sa huli ay pinapalayas niya ang mga ito at bigo pa rin talaga siyang makahanap ng babaeng magiging kabiyak ng puso niya. Dahil sa nangyaring iyon ay doon na rin napagpasyahan Carlos na huwag munang ituon ang kanyang pansin sa mga babae. Dahil alam niya na sa bandang huli ay papalpak din ito at nagtungo muna siya sa ibang bansa para i-relax muna ang kanyang sarili. Hanggang sa nakarating si Carlos sa bansang Amerika at tumuloy siya pansamantala sa isang beach resort para kahit papaano ay makapagsaya siya at makalimutan ang mga masasakit niyang naranasan sa mga babaeng nanloko sa kanya. Namuhay si Carlos na parang isang lokal sa bansang iyon at nakisama siya sa mga tao roon bilang isang normal lamang din na tao dahil ayaw niyang ipaalam sa mga ito na isa siyang prinsipe sapagkat gusto lamang din niyang tratuhin bilang isang normal na tao dahil na rin sa kanyang pagiging isang mapagkumbabang tao. Pero kahit nakatira ngayon si Carlos sa isang beach resort at kahit anong oras ay pwede siyang magsaya roon, ay hindi pa rin talaga niya naiiwasan na isipin na gusto na talaga niyang magkaroon ng babaeng tunay siyang mamahalin at magiging kasama niya sa araw-araw habang sila ay nagmamahalan. Kaya nalulungkot na lamang din si Carlos sa tuwing naiisip niya ito dahil parang napaka-imposible naman daw kasi nito mangyari sapagkat sa panahon nga raw ngayon ay bihira na lamang din ang mga babaeng seryoso at nakukontento sa mga bagay na kayang ibigay sa kanila ng lalaking nagiging katuwang nila sa buhay. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad si Carlos sa gilid ng kalsada, ay nakita niya ang isa ring babae na naglalakad na pasalubong sa kanya. Subalit dahil nakatitig ang babaeng ito sa cellphone nito, ay hindi nito nakita ang isang bato na nalakaran niya na dahilan na rin para matalisod siya. Kaya kagad nga itong bumagsak at nagsikalatan ang mga papeles na hawak-hawak nito. Ikinagula talaga ni Carlos nang makita niya ang pangyayaring iyon, kaya kagad niyang tinulungan ang babaeng ito. "Miss, okay ka lang ba? Huwag ka kasing gagamit ng cellphone mo habang naglalakad. Yan tuloy, natalisod ka pa." Pero dahil sa pagkahiya ng babaeng ito, ay kagad itong tumakbo papalayo, kaya hinayaan na lamang ito ni Carlos. Subalit, napansin ni Carlos na hindi pinulot ng babaeng iyon ang mga papeles nito na nakakalat sa daan. Kaya si Carlos na lamang din ang kumuha nito at nang tingnan na ito ni Carlos ay resume pala ito ng babae. Kaya naisip ni Carlos na baka nag-a-apply ito ng trabaho. Ang mga papeles na ito ay inuwi na lamang muna ni Carlos dahil baka magkitaro ulit sila ng babaeng iyon at magagawa niya itong ibalik doon. Pero kinagabihan, nakaramdam na naman ng kalungkutan si Carlos at para malibang kahit papaano, ay tiningnan na lang muna niya ang resume ng babae kanina. Nagulat siya nang makita niyang napakaganda pala ng babaeng ito nang makita ni Carlos ang litrato nito. At nalaman niyang
Kaylin pala ang pangalan nito na may cellphone number pa roon, kaya hindi na rin nagdalawang isip pa si Carlos na tawagan ang babaeng si Kaylin. Ilang saglit pa nang sagutin na ni Kaylin ang tawag niya ay ganito ang sinabi nito sa kanya. Hello? Sino ito? Baka wrong number lang po kayo. Nakangiti namang sumugot si Carlos at sinabing, ito ba si Kaylin? Hindi ata ako na wrong number. Ako nga pala si Carlos, yung lalaki kanina na tumulong sa'yo. Ipinagtaka talaga ni Kaylin kung paano nga raw ba siya na-contact ni Carlos. Paano mo naman nakuha ang number ko? Nakakahiya naman, nakita mo pa ako natalisod kanina. Muli namang sumagot si Carlos. Ayos lang yun at huwag ka nang mahiya sa akin. Hindi mo na kasi pinulot yung mga papeles mo kanina, kaya nalaman ko kung paano ka kontakin dahil sa resume mo. Pero bakit ba kasi nagsa-cellphone ka habang naglalakad? Sa tanong ni Carlos ay doon na rin niya nalaman na tama nga ang iniisip niya kanina na naghahanap nga ito ng trabaho. Nalaman niya na mahirap lang din pala si Kaylin at siya lamang din ang inaasahan ng pamilya nito, kaya nagtsatsaga ito maghanap ng trabaho. Pero dahil sa kanilang pagtatawagan na iyon, ay doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, hanggang sa dumating na rin sa puntong madalas na silang magkita at madali na rin talagang nahulog si Carlos dito dahil napakasimple nga raw ni Kaylin na ganito talaga ang gusto niya sa mga babae. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na ring manligaw si Carlos sa babaeng si Kaylin. Sinasadya niya talaga itong dalhin sa mga maliliit na murang kainan o kaya minsan ay nagdadate pa sila sa tabing daan habang kumakain sa mga street foods. At napakasaya talaga ni Carlos sapagkat kontento na nga raw si Kaylin sa mga inaalay niya rito. Matapos ang ilang buwang panliligaw ni Carlos ay doon na niya nakuha ang matamis na oo ni Kaylin. Grabeng pagkakilig at pagkasaya talaga ang nararamdaman ni Carlos sa mga oras na iyon. Subalit, hindi naman daw pwedeng habang buhay na lamang niyang itatago ang tunay niyang pagkatao rito. Dahil gusto niya itong maisama sa kanilang lugar at maging katuwang niya sa buhay niya. Kaya isang araw, habang magkasama sila, ay doon na inamin ni Carlos ang katotohanan. Kaylin, matagal ko itong tinago sa'yo at sa tingin ko ay ito na rin ang oras para malaman mo ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Hindi talaga ako taga rito sa bansa nyo dahil nakatira ako sa Saudi at isa talaga akong prinsipe roon. Hindi naman inaasahan ni Carlos nang tawanan lamang siya ni Kaylin. Ano ba yan? Pinabahan tuloy ako sa'yo. Nakukuha mo talaga ako sa mga jokes mo ha? Subalit, napansin ni Kaylin na tila seryoso nga si Carlos. Hindi ako nagbibiro at nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Kaylin, gusto kitang mapangasawa, kaya hihilingin ko sana sa iyo na sumama ka sa palasyo namin at doon tayo maninirahan. Huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa pamilya mo at pwede natin silang isama roon para araw-araw mo rin silang nakikita. Kinutuban na rin talaga si Kaylin sa sinasabi sa kanya ni Carlos dahil baka totoo nga raw talaga ang sinasabi nito sa kanya. At nagsalita ulit ito. Maniwala ka sa akin, Kaylin, at sabihin mo sa mga magulang mo ang tungkol dito. Maghanda na kayo at isasama ko kayo sa bansa namin. Sa mga sumunod na sinabi ni Carlos ay napaniwala na talaga niya si Kaylin. At isang linggo pa ang makalipas ay sunod-sunod na sasakyan nga ang sumundo sa kanila para ihatid sila sa airport at magtungo na sa bansang Saudi Arabia. Hindi talaga makapaniwala si Kaylin na totoo pala ang sinasabi sa kanya ni Carlos. At matapos ang mahabang biyahe ay nakarating na rin sila sa palasyo nila Carlos, kaya gulat na gulat talaga si Kaylin nang malaman niyang isa pala talagang prinsipe ang kanyang nobyong si Carlos. Sa pagsasama nila roon, hindi rin nagtagal ay nag-isang dibdib na nga sina Carlos at Kaylin. Napakasaya ngayon ni Carlos dahil alam niyang may babae nang tunay na nagmamahal sa kanya at napatunayan talaga niya ito
nang hindi ito humingi sa kanya ng kung ano-anong mamahaling bagay. Kaya minsan ay si Carlos na rin ang nagre-regalo kay Kaylin ng mga kagustuhan nito bilang pasasalamat na rin sa tunay nitong pagmamahal sa kanya. Ngayon ay ipaparanas na raw ni Carlos ang napakasarap na buhay kay Kaylin na hindi pa raw nito nararanasan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang The Pretending Prince.